Bago at totoong pagbabago ang misyon ng Team Banjo na siya magtatakda ng simula ng isang makabuluhan at tunay na pagsulong ng mamamayan at bayan tungo sa pagkakamit ng isang bagong kabuyaw. Ang kaibigan at kapamilya ng masa, subok sa serbisyo, Wanda Alimagno. Buhay at kaligtasan ang pinakamahalagang kaloob sa atin ng Diyos. Tayo mga nabubuhay ay siyang dapat mag-alaga ng kaligtasan sapagkat ang kaligtasan ang bumubuo ng ating masaya at makabuluhang buhay. Nananawagan ako magtulong-tulong tayo na maisaayos ang unti-unting pagkasira ng ating kaligtasan. Nais ko mula sa kaisipan at salita na magkaisa tayo na kumilos para mailigtas ito. Para sa bagong pagbabago, iboto si Wanda Alimagno sa konseho. Number 4 sa balota. Bagong pagbabago! Now na! May dedikasyon sa serbisyo na higit pa sa kanyang buhay, Dante La Pastora. Kayo ang dahilan kung bakit nais kong magpatuloy sa aking panunungkulan at tama ko ang inyong mga pangangailangan. Hangat ko kayong damayan. Hangat ko rin na magkaroon ng patas na pagtingin at boses ang mga mamamayan. May katungkulan man ako. Tulungan ninyo ako may sakto para nito kung pusong maglilingkod para sa inyo. Para sa bagong pagbabago, iboto si Dante La Pastora sa konsent. Number 21 sa balot. Bagong pagbabago! Now na! Ang magiging tinig na mga kababayan sa konseho, si Fe Punong Bayan Humara. Mula sa puso, ang pagtulong na ibibigay ko sa inyong lahat. Ang pangunahing pangangailangan ng ating mga mamamayan ay ang wastong kalusugan, tamang nutrisyon para sa mga bata, libre check-up para sa mga senior citizens natin, at para sa ating mga kalalakihan at kababaihan, ang handog ko sa inyo ay ang pagbibigay ng wastong kaalaman at patnubay para sa inyong kalusugan. Bagong pagbabago! Now na! Mula sa hirap, nagtiyaga at nagtagumpay sa larangan ng kalakalan, Bing Dison. Palitan natin ang pinuno na nagpapasasa sa kaban ng ating bayan. Mga pinunong mandarambong, mga pinunong inuuna ang sariling kapakanan kaysa pamunahing pangangailangan ng taong bayan. Kung walang katiwalaan, sana ay maunlad na ang bayan ng Kabuyao. Para sa bagong pagbabago, iboto si Bing Dison sa konseho. Number 13 sa balota. Bagong pagbabago! Now na! Ang tinig ng mga kabataan sa konseho para sa magandang kinabukasan, Jerome Lavinia. Ngayon, ang kabataan ay napapabayaan na ng ating pamahalaan. Bunga nito ang kawalan ng trabaho at nahanap buhay. Ang ipagkamulat sa nangyayari sa ating lipunan at ang pagkalulong sa illegal na gamot o ang droga. Makakamit lamang po natin ang tunay na tagumpay kung ang ating kabataan ay pakikinusin natin para sa ating bayan, para sa pagbabago sa ating bayan. Para sa bagong pagbabago, iboto si Jerome Lavinia sa konseho. Number 22 sa balota. Bagong pagbabago! Now na! Ang makadiyos, makatao, at subok sa serbisyo, Caloy Edesa. Ay minsan ang naging strike capital of the Philippines. Bunga nito ay nagsara ang ilang kumpanya o pagawaan. Marami ang nawala ng harap buhay at kabuhayan. Marami ang pamilyang naghirap at hindi na pag-aral ang mga anak. Kailangan natin ang tunay na pagbabago sa ating bayan. Sapat na edukasyon ang magiging susi ng mataas na antas ng kabuhayan. Marami na ang magkakatrabaho at mababawasan ang kahirapan. Para sa bagong pagbabago, iboto si Caloy Edesa sa konseho. Number 14 sa balota. Bagong pagbabago! Now na!
ang kaagapay ng mga magulang tungo sa dekalidad na edukasyon, may Alimagno Pascual. Edukasyon na may kalidad. Edukasyon kung saan ang bawat bata ay hindi nagsisiksikan sa isang silid na lang. Kalidad ng edukasyon kung saan ang bawat bata ay may kanilang sariling gamit, sariling mga damit at pagkain na magiging instrumento nila sa kanilang pag-angat, sa kanilang pamumuhay. Edukasyon kung saan ito ang kanilang magiging susi sa kanilang tagumpay tungo sa isang magandang kinabukasan. Para sa bagong pagbabago, iboto si May Alimagno Pascual sa Konsejo, number 26 sa balota. Bagong pagbabago! Now, now! Ang abogado ng bayan at tagapagtanggol ng mamamayan, Attorney Leif Opinya. Nagdudumila ang katotohanan na ang ating bayan ay tumpok na sa pamunoy ng kahirapan. Dahil dito, dumadami ang karasan ng katulad ng isang ama na nabibilitang magdakaw para makabili ng gamot sa kanyang anak na nasa balik ng karamdaman. Katulad ng isang ina na nabibilitang gumawa ng isang mali, makabili lamang ng pagkain para sa kanyang anak na namimilitin sa dulo. Panahon na po ng pagbabagong makatarungan. Para sa bagong pagbabago, iboto si Attorney Leif Opinya sa Konseho, number 25 sa balota. Bagong pagbabago! Ang tagapagtaguyod ng senior citizens at ang tunay na ama ng libreng edukasyon, Tikboy Lavinia. Ang politika ay hindi hanap buhay. Tapos ito ay nakalaan paglilingkod sa ating mamamayan. Ako, si Tikboy Lavinia, ako mismo ang tunay na taong lilingkod sa bayan ng pamilya. Number 3 sa balota ng bayan. Para sa bagong pagbabago, iboto si Tikboy Lavinia for Vice Mayor, number 3 sa balota. Bagong pagbabago! Now, now! Ang ama ng bagong pagbabago, Jaime Banjo Karingan. Pagbabago, makakanta. Pagbabago, makatago. Pagbabagong nakatuon sa magandang bukas ng ating mga kabataan. Pagbabagong kabalikat ng mamamayan sa kaunlaran. Pagbabagong tunay na nagtatakwil sa katiwalian. Pagbabagong nasa isip at diwa. Pagbabagong mula sa puso. Bagong paninindigan. Bagong pagbabago. Now, now! Para sa bagong pagbabago, iboto si Jaime Banjo Karingan for Mayor, number 2 sa balota. Bagong pagbabago!